Magbanggaan na lang sa legal. Sa video na ito noong Webes ng hapon, makikita ang dating presidente ng Homeowners Association ng Phase 3 BF Homes Deparo, Barangay 168, Caloocan City na si Edwin Malibiran. Nag-dirty finger sa amin. Tapos nagkaroon ng paliwanagan, konting argumento. Kino-question niya yung pagiging president ko. Nag-ugat daw ang galit ni Malibiran sa pagtanggal ng board sa isang security personnel doon dahil sa ilang reklamo. Pero pinabalik daw ni Malibiran sa posisyon ng security personnel nang hindi kinonsulta ang board at saka muling nagbotohan para sa bagong presidente ng asosasyon. Sa ikalawang video na viral ngayon sa social media, makikita ang pagbalik ng grupo ni Malibiran kasama sina Antonio Borbon, Renato Malibiran at Richie Toreras. Pagbaba pa lang niya ng sasakyan, armado na silang lahat. May itak, may baril. Yung isang mamang matanda na senior, yun ang binugbog nila. So lumapit ako as president, haawatin ko sila. So doon na kami tinutukan isa-isa ni Mr. Borbon, Antonio Borbon. Tinutukan kami sa ulo. Ang isang matanda, initak pa raw ni Renato. His left hand, pagampaga siya, nangingitim siya hanggang ngayon. If you can see, dahil nagpari ako ng bolo na inunday sa akin. Tinutukan naman ng baril ang Board of Directors Secretary ng asosasyon na kumukuha ng video. Mga unarmed kami, yung baril na nilalapit na sa mukha ko at biglang, buti na lang nasagi ko yung kamay at pumutok. Tapos nung after that, sinubukan kong agawin yung baril at niyakap ko na siya, pumutok ulit. Ang pagsigaw ng mga taong nasa paligid ang naging pudyat ng pag-alis ng grupo. Nagsagawa ng operasyon ng mga pulis para hanapin ang apat na inirereklamo. Nakausap namin one of the complainant, sabi ng mga tao doon, umalis na po daw. Pinuntahan namin sa bahay ang mga inirereklamo para kunin ang kanilang panig, pero walang humarap sa aming team. Pinaghahanap pa rin ng mga otoridad ang grupo ni Malibiran. Nakapagsampa ng reklamo sa PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Camp Crame ang mga biktima. Sabi naman ng pamunuan ng barangay, iikot every now and then yung aming mga tauhan para ma-monitor yung peace and order ng subdivision. At the same time, syempre, yung kung nakikita doon yung tao, kung visible doon yung tao. May Bermudez, nagkatutok, 24 oras.